sabi natin Diyos, para yung tao makating ni Amen, malaman niya at lakaran niya. Hallelujah! You are here for God. At ang lahat ng kailangan mo, nagawa na niya. Kapag ika'y nasa tamang lugar sa Panginoon, lahat ng tamang makakasalamuha mo, lahat ng tamang tao na para sa'yo, at lahat ng tamang tao para ikaw ay sa kanila, mararanasan mo. Kristo, mabalik siya sa matatag, Amen, at malalakas na church. Hallelujah! Hindi ka talunan. You have the life of God in you. I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against my church. That's who you are. Amen. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos na ikatas yan, nagpapalago. And once you know the truth, you will live in prosperity because that is the life na bigay ng Diyos sa'yo. If you are in Christ, kasama ka ron sa tinubos niya. Tama! Wherever you go, you have the love of God in you. If you know that, you will be stronger for Christ. Amen! Now, wherever trials and temptation or anything comes, rebuke it because you have the light. You are no longer belong there. Amen. The word of God says, I can do all things, not many, not some, but all things through Christ, which, not who, which strengthened me. Hindi ka part ng problema, you are part of the solution. Ang problema kasi, hindi naiintindihan ni Kristiyano, kaya tingin nila, they are part of the problem. Thank you.
Salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos para ma-share ko po sa inyo ang kahalagahan ng Holy Communion. Tayo po'y tinipon ng Diyos bilang isang pamilya sa The Life-Giving Spirit Church in order for us today to celebrate. Meron po ba tayong dahilan para mag-celebrate sa araw na ito? Ano-ano po yung dahilan kung bakit tayo kailangan mag-celebrate? Swerto kahapon. Ano pa po? It's the Lord's Day. Ano pa po? Ang Diyos ay mabuti. Actually po, kung iisa-isahin po natin ang dahilan kung bakit tayo magse-celebrate, kulang po ang araw na to. Sa kabutihan at sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. If we are about to list down all our testimony, all the goodness that God has done in our lives, kukulangin po ang 365 days para po sa ating lahat. Nagpapasalamat po tayo sa araw po ito. This is the day that the Lord has made. Sabi nga po, we will cheer up for the word works. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, sa pangalan po ng Panginoong Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, ipinagpapasalamat po namin ang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin bilang isang pamilya sa The Life-Giving Spirit Church. Pinagpapasalamat po namin, Panginoon Diyos, ang presensya ng bawat isa. Salamat po sa Banal na Espiritu Santo na gumagabay po sa amin at magbibigay po sa amin, Panginoon, ng anointing. Hindi lamang po para sa akin, Panginoon Diyos, na gagamitin mo upang ipadala po ang iyong salita, bagko sa bawat isa po, Panginoon Diyos, na tatanggap po, Panginoon Diyos, ng salita mo bilang revelation, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Tunay po, ikaw po ang matas, madakila, Panginoong Jesus, sa aming pong kalagitnaan. In Jesus' name we pray, amen. Okay po. Ang Holy Communion po, katulad po ng sinabi ni Pastor, ay isa pong pagpapala. Hindi po ito isang sumpa na iniisip po ng ilan. So, tama rin po yung sinabi na yung pong Passover is the first communion in the Old Testament. Alam po natin na ang mga Israelita ay nabihag ng Ehipto ng 400 years. More than 400 years. So, bago po sila ilabas ng Panginoon Diyos sa Ehipto, nagkaroon po ng kautosan ng Diyos sa pamamagitan ng pamamagitan ni Moises na kailangan po maglagay po ng dugo. Papatayin po yung yung pong hayop, the lamb. Kailangan pong patayin ang isang lamb o anak po ng isang tupa, kasi po ang tupa malaki po. Ang anak po ng sheep is called lamb. So, the baby lamb, yung dugo po niya, kailangan po ilagay sa hamba or the post of the wall. Para po yung the angel of death na darating in the midnight or in the twilight, lahat po ng firstborn hindi po mamamatay. Actually po, yung sumpa po na yon ay pumunta po sa firstborn ng mga Egyptian, hindi po ng mga Israelite. So alam po natin na lahat po ng judgment, the death, the curses, the bandages, lahat po dumaan lang, kaya po Passover. Dumaan lang po sa mga Israelites, sa bahay po ng mga Israelita na naglagay po ng dugo ng tupa. So yung po Passover po na yon, yung po yung first communion in the Old Testament. Nagkaroon po tayo ng another communion, which is the Holy Communion in the New Testament through our Christ Jesus before He was sent to the cross. Meron pong huling hapunan na sineselebrate po natin tuwing Holy Thursday or Maundy Thursday. Bago po siya dalhin sa krus at mamatay, siya po muna ay nagpapawag sa kanyang mga disipulo upang i-celebrate po ang Holy Communion, ang huling hapunan. So makikita po natin the importance of Holy Communion. Kanina po may introduction na po na binigay yung pong 1 Corinthians 11:23 through Apostle Paul. So tama po yun, wala pa po si Apostle Paul nung panahon po na nagpatawag po ang Panginoong Jesus. Nang gabi pong iyon, the 12 disciples and all the believers of Christ were there to celebrate the Holy Communion. Alam po natin na ang mga panahon po sa
sa Old Testament, kada po nagpapatawag po ng dinner, lunch, this is not to mourn, but this is to celebrate. So that night, when Jesus Christ called the disciples and all the believers, hindi po para magdalamhati ang bawat isa, kundi po iparamdam ng Panginoong Yesus na this night we will celebrate what will happen to me tomorrow. Isi-celebrate po yan. Pinapakita po ng Panginoong Yesus na I am happy, I love you, and I will do it because mahal ko kayong lahat. So sabi niya dyan, sa 1 Corinthians 11:24 to 25, and when we had given thanks, he break it and said, take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Ninang Mercy, pwede pong pakibasa sa Tagalog po. Sinabi, ito ang aking katawan na inihahando para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, iyon po yung madalas po nating naririnig. Pero sa atin pong lahat, nakita po ba natin ang mensahe na ipinadala ng Panginoong Jesus sa atin? Bago pa man po siya ipako sa krus, bago pa man po pahirapan ang kanyang katawan, pinakita niya po ang dakilang pag-ibig niya, dakilang pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus sa huling hapunan. Hinugasan niya ang mga paa ng mga disipulo to symbolize how God is good and how God is preparing us for great commission. And that great commission was being revealed after the resurrection of Christ. But before we go to the resurrection of Christ, dito natin nakita na inihentulad na Panginoong Jesus ang tinapay sa kanyang katawan na masusugatan. Masusugatan, hindi pa po siya nasusugatan noon. Hindi pa po siya, he was not yet beaten to death. He was not yet beaten until the last skin on his body was ripped. Wala pa po. Pero dito ipinakita ng Panginoong Jesus, we will celebrate because my body will be broken for you. We will celebrate because my body will be broken for you, for all your sicknesses to be removed from your body. Tandaan po natin, tayo po may mga minanang kasalanan from Adam and Eve. Lahat po yon nasa atin. These are familial spirits living in our body until Christ Jesus has died for us. Nawala po yon nung simula ng mamatay ang Panginoong Jesus sa atin. Dito po pinakita that His body will be broken. So, masusugatan lahat po ng skin, yung pong, yung pong balat ng Panginoong Jesus, lahat po nawala po yon. Hindi niyo po makikilala ang Panginoong Jesus after He was beaten. Sabi, He was beaten until the last skin on His body was ripped. Totally. Lahat po. Sabi nga po, meron pong pag-aaral na 39 lashes. Ano po yung pinakamalapit na description para malaman po natin kung gaano po naghirap ang Panginoong Jesus. Sabi po nila yung The Passion of Christ na pinanood sa TV, hindi po far, far behind. Yung pong pinakita po doon ni Mel Gibson na Passion of Christ na ang dami pong sugat at latay ng Panginoong Jesus, hindi po yun ang tunay na nangyari. Para po malaman natin ang tunay na pangyayari sa
tunay na pangyayari at naganap sa katawan ng Panginoong Jesus sa pamamagitan lang ng kanyang salita. Sinabi niya doon, "My body will be broken for you so that we will be whole." Kailangan mawasak ang katawan ng Panginoong Jesus, kailangan masugatan, kailangan lahat ng laman niya lumabas sa kanyang katawan upang lahat ng sakit karamdaman natin, name it, lahat, lalong-lalo na yung mga sakit pa na darating, like viruses, tinubos na tayo ng Panginoong Jesus doon. Wala nang itinira kahit isa sa katawan niya na laman o ng balat upang kahit anong uri ng sakit karamdaman ay pangalanan natin at mabuhay sa ating katawan. Sabi niya, alalahanin natin siya. Bakit kailangan po natin siyang alalahanin? Kasi po darating po ang symptom sa katawan natin. Ngayon po, masakit ang ulo ko. Sabi ko, "Lord, this is it. I need to declare what you have done for me. By your stripes, I am healed 2,000 years ago." Tunay po, kanina sakit, pero pagdating ko po dito, hindi po ako nagbibiro. Nawala po ang sakit ng ulo ko. The left portion of my head, hindi ko po talaga kaya. Pero sabi ko, I need to declare, I have to walk in accordance to God's word. Sabi niya, sa pamamagitan ng mga sugat at latay niya, gumaling na tayo 2,000 years ago. Tunay po, sabi ng Lord, we have to put Him in remembrance sa pamamagitan po natin bilang isang pamilya. Kasi po, mararamdaman po ng physical body natin yung pain. Mararamdaman po ng physical body natin yung shame. Mararamdaman po ng physical body natin yung paghihirap. Kasi po, si Satan, double time. Kailangan po makuha ni Satan tayo sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kasinungalingan. Bibigyan tayo ng sakit karamdaman. Nagpuyat tayo. Napabayaan natin ang sarili natin. Because of unbelief, because of negative confession over our body, nagkaroon tayo ng symptoms. Hindi na sakit. Hindi tayo kailanman bibigyan ng Diyos ng sakit kasi He took it away. Huwag natin sabihin na ito ay galing sa Diyos. Napabayaan natin ang sarili natin. That's why symptoms came in. Pero sabi ng Diyos, dumating man ang simptoma sa buhay mo, sakit, shame, pain, or everything, remember me. Remember me that my body was made broken for you to be whole. Ibig sabihin, pag sinabi pong whole, wala pong kahit isang infirmity. We're not pebble. Pag sinabi pong pebble, yung mahina, sickly, malakas, sakitin, hindi po tayo sakitin. Ano man pong sintomas, sipon, o ano man ang nararamdaman natin ng katawan natin, sinungaling po yun. Kailangan po, i-counter po natin yung nasalita ng Diyos. Ibigay po natin ang 1 Corinthians 11:24 and 25 kay Satan. Sabihin natin kay Satan, we were partakers during the Holy Communion. We were not there when Jesus Christ gathered all the disciples. But Jesus Christ said, put me in remembrance. So every time we do Holy Communion, we are doing it with God. We're doing it with Jesus Christ. It may not happen during the time that Jesus were there and we were there. But when we are doing it right now, we're doing it with Christ. We're doing it with Christ. Because He said, He commanded us, put me in remembrance. And verse 25, after the same, also, He took the cup. When He had supped, saying, this cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me. Bakit po kaya inuna yung tinapay? At hindi po inuna ang juice o ang alak. Alak po kasi yung ginamit ng Panginoong Jesus noon. Bakit po inuna yon? Because During the day that Christ's body was beaten, pinoprophesy na po yun sa Isaiah 53 verse 5, that He will be bruised for our transgressions and He will be wounded for our iniquities. Kailangan kunin lahat ng Panginoong Jesus na lahat ng paghihirap natin.
kunin lahat sa kanyang katawan, kukunin sa katawan niya, at sa pamamagitan ng lahat na kukunin sa katawan niya, ibibigay sa atin ang kumpletong pagpapala, ang kumpletong kagalingan. Kaya isinunod ang cup. Passover. All the shame, the pain, the sicknesses have passed over us. And He gave us the New Testament, the New Covenant through the blood of Lord Jesus Christ. It means to say, He washes all our sins. We were not forgiven lang. We were justified. We were made whole. We were made righteous. We were made justified. Kaya po yung selyo po yun eh, yung banal na dugo ng Panginoon ko Jesus. Kaya po hinuli yun. After the bread, they took the cup and they drink it. Para po yung banal na dugo ng Panginoong Jesus, yung po ang magpapatibay ng covenant. The New Testament. We're not living under the law anymore, but we're living under the New Testament, which is in His blood. Lahat po, nawala na. Bandages, chains, lahat ng mga, sumpa, nawala na po because of this. And sabi ng Panginoong Jesus, put me in remembrance. Dalawang beses po siya nagsabi na put me in remembrance. Kasi po, dahil sa makasalanan nating pagkatao, sinful nature, there is a difference between a sinner and a wicked. Dahil po nagkakasala pa rin po tayo, nagkakaroon po tayo ng mga pagsalansang, mga maling desisyon sa buhay natin, hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na mabuhay ka sa kasalanan. Every time that you committed sin, made a wrong decision, every time you have your unbelief, faith, di ba po, faith without action is dead, is still sin. So, nakikita ng Lord na wala pa tayo sa completion, although He wanted us to be complete, to be perfect like Jesus, there would come a time na magkakaroon po tayo ng mga pagsalansan, meron po tayong mga maling desisyon, pero hindi po tayo dapat huminto. Kailangan po natin gamitin, kailangan po natin tanggapin, gamitin po ang banal na dugo ng Panginoong Jesus. Nilinis na po tayo ng Panginoong Jesus. Huwag po tayong magpadaya kay Satanas. He will make a situation enticing for us to enter. Marami siyang ibibigay na mga pagkakataon sa buhay natin upang mapalayo tayo sa Diyos. Pero tandaan natin, ang Panginoong Jesus, every time we move farther, He moves with us. Hindi naman tayo iniwanan ng Diyos. Always. He said, I will never leave you, I will never forsake you, and I will never put you to shame. Tayo lang ang matigas ang ulo. Kaya palaging sinasabi ng Panginoong Jesus, put me in remembrance as often as possible. Hindi niya naman po sinabi na isang beses lang. As often as possible. When you feel like you're sick, when you feel like Satan is attacking you, when you feel that your faith is not working in you, go to God. Commune with God. And remember what He has done for us. Next, please. Sabi, the importance of Holy Communion, we celebrate and obey. Celebrate ngayon, we have to celebrate what God has done for us through Lord Jesus Christ. And obey, ano po ba yung obey natin? Kasi commandment po yun. Sabi ng Lord, this is my command, put me in remembrance. So we have to obey. And we are doing it right now. We are doing Holy Communion just not because of tradition, not because of practice, but because we wanted to obey God. Okay? Partake and accept. Pag sinabi po partake, we are partakers. Anak po tayo ng Diyos. We became co-heir. So, ang gusto po ng Panginoong Jesus bilang kapatid niya at ang gusto ng Amang Diyos ay makita po natin ang katotohanan sa pamamagitan ng kanyang salita. God will unveil the truth for us through the Holy Communion. Totoo po yun. Through the Holy Communion, there is blessing. Kasama na po ang prosperity. Kasi po ang sakit, ang kahirapan po, ang pagkakabaon po sa utang, sakit po yan. At ang sabi ng Diyos, I made you whole. Pag sinabi pong I made you whole, it means to say totality. 100% all areas of your life, prosperous ka. Healing, restoration, wellness, and everything. Name it. Discern and declare.
Pag sinabi pong discern, kailangan po natin makita kung ano po ang nangyari sa Panginoong Hesus at sa katawan niya. Kailangan po natin alalahanin na nasugatan po siya at wala pong natira kahit isang dugo sa katawan niya. Ibinuhos po ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo ang lahat ng dugo sa katawan niya. His body was became a glorified body. Nung when he was ascended, wala na pong dugo. Kasi po, it will signify na wala pong kahit anong bandages, sumpa, na hindi pwedeng linisin ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ibinuhos niya yun lahat. Once and for all, it is finished. Wala na po tayong dapat gawin, kundi ang kinin, ang pangako ng Diyos. No effort but to believe and exercise our faith. Declare. So yung declare po, kasama po sa declaration natin, kailangan po nakaran natin. Hindi po pwedeng dineclare lang po natin and eventually behind our mind, hindi po tayo naniniwala. Nasasabihin po natin na ito ba talaga ang katawan ni Kristo. If we cannot believe that a simple bread na itinaas natin bilang simbolo ng katawan ni Kristo, paano pa natin paniniwalaan na sa pamamagitan ng mga sugat at latay niya ay gumaling tayo? Hindi natin nakita. Wala tayo doon nung nasugatan ng Panginoong Hesus. Pero dahil dinidiscern natin o dahil nananampalataya tayo sa pamamagitan ng kanyang salita, kahit hindi natin nakita, alam natin na nasugatan siya, na ang kanyang katawan wala kahit isang laman na natira. The skin and the flesh were torn away from his body. And that flesh that were torn away from his body, unti-unti yun na nagpabuo sa ating lahat. Okay. Next po, please. In 1 Corinthians 11:26-27, sinasabi po dito, sabay-sabay po tayo, verse 26, "For as often as ye eat this bread and drink this cup, ye do shew the Lord's death till he come." Verse 27, "Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord." Sabi niyo, pagpapala ang Holy Communion. Bakit meron dyan na will be guilty of the body and blood of the Lord? Kung pagpapala ang Holy Communion, dapat wala na ang verse 27. Sabi, kainin natin, we take the bread, we break the bread, kailangan hatiin natin o durugin natin, and we eat it. Then after that, we take the cup of the blood or the cup of the wine that represent the blood of Jesus Christ. Bakit po may nakalagay na unworthily? If Holy Communion is a blessing for us, how come we will be guilty of the body and the blood of the Lord? Bakit po? Bakit po tayo nagiging unworthy? Dahil po ba sa mga kasalanan natin? Dahil po ba tayo'y marumi? And we were gathered as one family. We declare God's goodness. We declare the body of Christ. The body of Christ that was wounded, that was bruised for our iniquities and transgression. And the blood of Jesus Christ that was shed on the cross. Kailan po tayo nagiging unworthy? When we failed to discern what God has done for us. When we fail to discern the wounds and the bruises that His body had. Kung hindi po natin kinikilala na nasugatan ng Panginoong Hesus at hindi po natin kinikilala na sa Kanyang mga sugat at latay, tayo po'y gumaling, we are unworthy. Because we act different from the Word of God. Sinasabi ng Panginoong Hesus, nasugatan ako at sa pamamagitan ng mga sugat ko, kayo'y gumaling na. Pero hindi tayo naniniwala. We exerted effort. Hindi ako magaling. Siguro pinagaling lang ako dito sa aking sakit ng ipin. Pero itong sakit sa aking tiyan, hindi ako gumaling. We are limiting God's power. We become unworthy. Hindi po yun sa kasalanan. Sabi nga ng Lord,
the more you sin. Hindi po ito nagbibigay ng lisensya sa atin. But the more we sin, the more we feel the pain in our body, the more we have to go and commune with God. We have to acknowledge God's presence, God's power, and what God has done in our lives. Doon po dumadaan ang pagpapala. Minsan po sa buhay po natin, bago po natin maisip, nagkakaroon na po tayo ng self-imposed curse. Hindi po natin namamalayan sa pamamagitan po ng mga salita natin, nakakapagdala na po tayo ng sumpa sa katawan natin. Kasi it's unbelief. It's the opposite of faith. So dito po, we become unworthy not because of the sin. Sabi nga ng Diyos, ibibigay ko sa iyo ang Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang aking buktong na anak dahil mahal ko kayo. Ibubuhos niya ang kanyang dugo upang linisin ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan. Kasama po ang lahat ng sumpa, lahat po ng mga bandages, all chains were broken. Totoo po yun. In spiritual realm, totoo po na tayo magaling na po. Lahat po ng katawan po natin, perfect. In spiritual realm, ang nakikita po natin ngayon, physical realm. But we should not be moved in accordance to our physical realm. Walk in the Spirit. Totoo po yon. The same effort that you confess negative is the same effort when you confess positive. Ganun po. Nagsalita ka ng negative, ginamit mo rin ang salita mo in confessing positive. Pinigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos to choose. Sabi niya, I have set this day before you to choose between life and death. To choose blessing and curse. Then, choose life and choose blessing. Dito din po, we become unworthy not because of sins, not because of the sicknesses and diseases, but because of our unbelief. We have to discern what happened to the body of Lord Jesus Christ during that time that He was communing with everybody. Sabi niya, we will celebrate the things to come to me. Ano po ang nauna yung nanalangin po siya sa Gethsemane o yung pong Last Supper? Nanalangin po muna siya. Ang sabi niya po doon, kung pwede lang po, Amang Diyos, na huwag na po itong dumaan sa akin. Pero let your will be done. Alam niya yung darating sa kanya. Did he stop there? Pagkatapos niyang manalangin, pinanalangin niya ang lahat ng mga disipulo, the 12 disciples, one disciple. Pagkatapos niyang manalangin at malaman niya ang darating sa kanya, he didn't stop. He called everybody, the disciples, and celebrate. Para makita ng mga disipulo na voluntary, sinasubmit ko yung sarili ko sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kasi mahal na mahal ko kayo upang maganap ang New Covenant. Naganap ang New Covenant when Christ Jesus has died and when He was resurrected. Doon po naganap. Hindi po naganap yon during that time na nagkukumyun pa lang po. When the shedding of the blood of Jesus Christ was done at the cross of Calvary, the new covenant took place. Lahat po yon na bago. Lahat po ng part ng Old Testament has gone. And Jesus Christ has replaced it with prosperity, with blessing, eternal life, divine health, divine wisdom, divine favor. Lahat po ng mga mabubuti na sinabi ng Panginoong Yesus, pagpapala, perfect gift, lahat po yon naganap during New Testament. Okay po, next po please. Okay. 1 Corinthians 11:28-29. Sabay-sabay po tayong basahin. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that he eateth and drinketh unworthily, eateth and drinketh damnation to himself,
not discerning the Lord's body. It is not God who condemned us. It is not God who put guilt feelings to us. Tayo po. Pag nagsimula po na pagdudahan natin ang ginawa ng Panginoong Yesus para sa atin, it is us who put damnation to our body. It is not God. It is not God. He said, take the cup, eat the bread, break the bread, and take the cup. It's blessing. Pero when we take it, meron po tayong unbelief, that's where damnation comes in. Tayo po nagdadala ng sumpa, hindi po ang Holy Communion. Hindi po ang bread that represent the body of Christ. Hindi rin po ang juice that represent the blood of Christ. It is us, yung heart natin. Kaya sabi dito, examine. The spirit, the heart represent the spirit. It is our spirit that talks to God. When we take the bread that represent the body of Christ, ano ba ang nakikita natin? Nakikita ba natin yung sarili natin? Nararamdaman ba natin yung pain natin? O sineset aside natin yon at inilalagay natin sa bread, sa katawan ni Kristo, na Lord, tama ka. Tunay po, sa mahabang panahon, nalinglang po ako ni Satanas. Akala ko po, itong sakit karamdaman na to, kalooban mo. Ngayon po, salamat po sa salita mo, sa pamamagitan po ng mga sugat at latay mo 2,000 years ago, tunay po, gumaling na po ako. Ano man po nararamdaman ko sakit sa aking katawan, ito po hindi totoo. This is temporary. Once you step in, once you exercise your faith, and once you confess it, it will follow. You will see yourself healed and you're walking in divine health. Divine health po talaga. Sabi ng Lord, hindi tayo mabubuhay in accordance na eto lang. Eto lang. Hindi lang. Maganda ang plano sa atin ng Diyos. Actually, sabi nga niya, yung aging process nga ng yung bumababa na yung lifespan. Because of later, papakita po natin kung bakit po nagkakaroon ng problema ang tao na mamatay na mas maaga kesa sa itinakda ng Diyos para sa atin. Meron pong itinakda panahon sa atin ng Diyos kung kailan po tayo uuwi sa Kanya. Kaya lang po, dahil sa kasinungalingan ni Satan na ibinibigay po sa atin, naliling lang po tayo. Nasasayang po yung blueprint na idinisign sa atin ng Panginoon Diyos. Susunod po. Okay. 1 Corinthians 11:28 to 29. Ninang Mercy, pabasa po sa Tagalog. Yung susunod. Susunod po pala sa apo. Verse 30 po, Ninang Mercy. Ito na ang dahilan kung bakit marami sa inyo ang mahihina at may sakit at ang ilan may namatay. Ayun po. Thank you po. For this cause, many are weak and sickly among you and may sleep. Kaya po nagtataka tayo, meron po ako nakausap na sabi niya, nag-Holy Communion tayo, sister, pero may sakit ako ngayon. Lord, paano ko po ba i-explain sa kanya na hindi po dahil sa Holy Communion kung bakit po siya may sakit? Naranasan rin po namin yon, hindi po overnight na immediately ngayon mararamdaman mo wala kang sakit. When Eli was diagnosed with encephalitis, we were told by Pastor June, sister, meron ba kayong bread at meron kayong wine dyan? As family, mag-Holy Communion kayo. It's not overnight na nakita namin yung kagalingan ni Eli. It took 7 months. It took 7 months from November 28 until July 1. Sabi kasi, ang MY son kasi, binigyan lang ng 7 buwan si Ray to take his leave. Otherwise, he resigned. 7 months. Magsi 7 months na, Lord, hindi pa nagsasalita si Eli.
wala pa salita because he lost his memory, he lost his emotion, psychomotor, everything, lahat na wala naman sa kanya because of the gray part of the brain. Long and short of the po, lahat po, yun ang pinaka naapektuhan sa kanya, yung biggest part of his brain where the seat of emotion, memory, language nawala, and psychomotor. So, we were told na wag na daw kaming umasa. He had 4 doctors, neuropedia, pediatrician, genetics, kasi baka may diferensya daw yung genes namin ni Ray that led to that disease. And the other one is oncologist cancer. So, long and short of the story, they told us na wag na daw kaming umasa na babalik si Eli. Kailangan umalis na po kayo dito sa Cardinal kasi po baka dito pa po kayo magpasko, mag-New Year, eh hindi naman po talaga guarantee na gagaling si Eli. Ang sabi ko po sa doctor, wala pong imposible sa Lord. I know that children are gift from God. But we were asking God, Lord, i-extend mo ang buhay ni Eli. And naniniwala kami, Panginoong Jesus, that by your wounds and by your stripes, Eli was healed 2,000 years ago. Pero hindi yun makikita, no physical realm. Totally, wala. Wala kang makikita. But on the 7th month, kasi hanggang 7 months lang yung ibinigay ng MY San kay Ray, nagsabi siya ng daddy. So, and everything follows. This is a great testimony to God that nothing is impossible with God. We do Holy Communion. Tumatayo po ako sa harapan niyo eh. I led our family before God and commune with God and remember Him. But it didn't happen overnight. Pero wala po ba nangyari spiritually? Meron po. In spiritual realm, magaling si Eli. Totoo naman po, malaki na ngayon, matakaw. Pag tinanong mo si Eli, sino nagpagaling sa'yo, hindi niya sabihin ng doktor, si Jesus. That's how the Word of God moved unto the life of Eli and unto our lives. Pag nag-Holy Communion po tayo, hindi po overnight, biglang mawawala po yung sakit, karamdaman o pain. Pero hindi po ibig sabihin nung sinungaling ang Diyos. Ang salita po ng Diyos ay totoo, ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Kung may kilos po ito at makikita po natin ang katuparan nito once we exercise our faith should be manifested in our words, in our confession. Faith without confession is dead. Naniniwala ka pero iba naman ang sinasabi mo, that's not faith. Yun po. So ang Holy Communion po natin, bakit po yung iba daw? They appear to be sick, they appear to be weak, and they died untimely. Kasi po, they discern wrongly the body and the blood of Christ during Holy Communion. Tinignan po nila ito bilang isa lang ritual. Isa lang pagsunod. Pero hindi po natin nakita, hindi po tayo naging totoong partakers ng Holy Communion. As we partake, kailangan ibigay po natin yung sarili natin. Makita po natin na nasugatan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo, tayo po'y nalinis na at tinubos na. Okay po, next please. Ito po yung sinasabi. It was prophesied, it happened during the Old Testament and to the New Testament, in-associate lang po natin. Yung pong sinasabi kanina ni Pastor June, yung Exodus 12:13 and sa mga succeeding verses, si Jesus Christ po ang Passover lamb. He was the Passover lamb na lahat po ng mga pagkakataon doon para tanggapin po natin yung kapatawaran ng mga kasalanan natin, para po tanggapin po yung panalangin natin, kaya po may high priest eh. Kailangan po merong inaalay na malinis na hayop upang tanggapin po yung dugo po kasi without the shedding of blood, there is no forgiveness. So yun po, nung time po na yung marami pong ginagawang effort yung mga Israelites just to get and receive the forgiveness and of course to be abstain or to be excused from possible
punishment. Ngayon po, hindi na po. Kasi po, in the New Testament, sabi po, the new covenant through His blood. Sinabi po dito sa John 1:29, when John the Baptist was baptizing the disciple, he saw Jesus coming. And he said that Jesus Christ is the Lamb of God who took away the sins of the world. Ito po ay sa John 1:29. So, Jesus Christ is the Lamb of God. In the Old Testament, He was the Passover Lamb. Lahat ng mga judgment, punishment, it was Passover during that time. Okay? Next po, please. In Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter 2 verse 24, it was prophesied that through Prophet Isaiah that Jesus Christ will bore our iniquities and all our transgression. He will be bruised, he will be wounded. Lahat ng punishment na para sa ating sakit, karamdaman at sa ating kasalanan, kinuha lahat ng Panginoong Jesus. Kaya sabi nga, di ba, it is finished. Sa Israelites po ito. We are not Israelites. We are Gentiles. Pero it was given to the Israelites, yung Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter 2:24. Pero ibig sabihin ba yon, hindi para sa atin yon, para sa atin po, nung namatay po ang Panginoong Jesus to all, including us Gentiles. Pero ito po, Isaiah 53 verse 5 and 1 Peter 2:24 na sabi dito, He Himself took our sins on His body on the tree, that we might die in sins and live in righteousness, and by His stripes we were healed. Yan po yung magkadugtong from Old Testament to New Testament. We are Gentiles, but we were made co-heir of Jesus Christ when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. That's why we Gentiles, when we become co-heir of Jesus Christ, we were given the right, legal right actually. Ano, lahat tayo anak ng Diyos simula nang tinanggap natin ang Panginoong Jesus, and we were commanded to remember Christ through Holy Communion. Okay, next please. Okay, the truth has been revealed and given to us. Jesus Christ has given us spiritual healing through the cup of wine that represents His blood, the new covenant. So, dalawa po yan, spiritual healing and physical healing. Jesus Christ has given us physical healing through the bread that represents His body that was broken for us. Spiritual healing and physical healing. Spiritual healing is what? Yung pong ginawa sa atin ng Panginoong Jesus. He took away all our sins and we were made justified. It means to say, wala na pong effort ang dapat gawin ng bawat isa kasi po, once and for all, He paid the price for us. Yung physical healing po, yung po yung sa katawan po natin. So, yung katawan po natin, hindi po dapat tumanggap ng sakit karamdaman. Symptoms may appear, but it doesn't necessarily mean that we are sick. We are healthy because we have the divine health coming from God. And the new covenant, tandaan po natin, we're living under new covenant every time that Satan will whisper na hindi tayo karapat-dapat. We are unrighteous because we committed sin, because we made wrong decision, because we are walking in flesh according to our senses. Hindi po ibig sabihin nun, wala sa atin ang righteousness of God. The life of God is in us. We were made righteous to Christ Jesus because of the covenant in His blood. Next, please. Okay. By taking communion, we are celebrating the death of our Lord Jesus Christ. Actually, nalimutan ko po. By taking communion, we are celebrating the sufferings of Lord Jesus Christ. Yes, we need to celebrate the sufferings of Lord Jesus Christ. Because of His sufferings, we were made whole. We were made prosperous. We were made righteous. And the death of our Lord Jesus Christ, because through His death, He experienced spiritual death, we receive what? We receive, yeah, because of spiritual death, we receive eternal life. He was separated from our Heavenly Father that time. He experienced spiritual death for us. Kaya nga sabi niya, when He was praying in the Garden of Gethsemane, wag na sanang dumating to sa akin, Amang Diyos. Kasi He knows for a fact that He will be separated. Kasi ang makikita ng Panginoong Diyos, Amang Diyos sa
kanya while he was on the cross of Calvary, lahat ng kasalanan natin yun na nakita ng Amang Diyos. Spiritual death that time. Then, the death of our Lord Jesus Christ, His resurrection and His coming. Hindi po natapos na namatay ang Panginoong Jesus. He was resurrected. Nagtagumpay po ang Panginoong Jesus on the third day. Tinalo niya na po si Satan. Talong-talo na po si Satan. Wala na pong pwedeng ibato sa atin si Satanas. Kasinungalingan lang po. Yun po, eh kung tatanggapin po natin yun. Nasa atin po yun eh. Lagi po ang battleground is our mind. Hindi naman po alam ni Satan kung ano nangyayari sa atin eh. Nagkakaroon lang siya sa atin ng lisensya once we declared something. Once we declared outside the will of God, nagkakaroon ng pakikialam si Satanas. Once we acted not in accordance to the will of God, nagkakaroon po ng pakikialam si Satanas. So sabi po dito, we need to celebrate His resurrection and His coming. Darating na po ang Panginoong Jesus, kaya double time si Satan. But we are not defeated. We are victorious because of Christ Jesus. We take and break the bread together, and that signifies the broken body of Christ, who was made broken for us so that we become whole and we will never be broken again. Hindi na po tayo masisira. Ang parte po ng katawan natin, kahit po hibla ng buhok po natin, wala pong karapatan si Satanas. We are whole. We will never be broken again. We eat the bread and declare by His stripes we were healed. We were healed po. Actually po, dinideclare po natin past tense kasi 2,000 years ago, it was made available to us. Ginagamit po natin ngayon yun kasi po, noon pa po, niya ibinigay ang kagalingan. Angkinin po natin yun. Para po sa atin yun. Huwag pong masayang ang paghihirap ng Panginoong Jesus para sa atin. Okay, next please. We drink the cup that represents the new covenant in His blood. Sealed in His blood, New Testament, New Contract, and all bandages and chains were destroyed and have no power over us. We were victorious and more than a conqueror, and we will never be defeated. The blood of Lord Jesus Christ has made us justified. Past tense po, kasi po it was made available for us. Hindi po ibig sabihin na we were justified, we were made victorious, hindi less victorious po tayo ngayon. No. We are more than conqueror now, and we are walking victoriously. From help to divine help, from favor to divine favor, from prosperity to divine prosperity. Lahat po yung divine because Christ Jesus has died for us. Lahat po supernatural na. Hindi na po tayo natural man. We are supernatural man. We have the blood of Jesus Christ living inside of us. Yung pong dugo natin simula po nang tanggapin natin ang Panginoong Jesus, pinalitan na po yun. Kumbaga po sa dialysis, di ba po, sa kidney, pinapalitan po pag meron kang kidney problem. Lahat po ng dugo sa katawan, pinapalitan po ng panibagong dugo na galing sa mga blood donor. Tayo po, in spiritual realm, pinalitan po ng Panginoong Diyos ang dugo po natin. Sabi po, the old man has gone, and then behold, the new has come. We are a new creation. So it means to say, kung lahat po ng dugo ng Panginoong Jesus na wala sa katawan niya nung siya'y napako sa krus, we receive new blood. And that is the blood of Jesus Christ. Nasa atin po yun ngayon. That explains why we are supernatural men and women. Okay, next please. Tandaan po natin that Jesus was made sin for us. Naging kasalanan po siya para sa ating kasalanan. As revealed in 2 Corinthians 5:21, then Jesus was made sickness for us, for our sickness, as revealed in Matthew 8:17. Naging kasalanan po ang Panginoong Jesus 2,000 years ago para sa ating kasalanan.
naging sakit karamdaman po siya para sa ating sakit karamdaman. So it means to say, everything was taken away from us. Wala po siyang tinira kahit isa. Yung pong mga viruses ngayon, lahat po yan talagang darating. More to come. Pero lahat po yon kasama po yon sa mga sugat at latay ng Panginoong Jesus. 39 lashes. Remember, no skin was left on his body. It means to say, no form of sicknesses and diseases, even virus, or even yung mga rare disease will defeat our body. Divine health po ang meron tayo ngayon. Okay? His body was fully occupied by stripes. His blood was all shed at the cross and nothing has remained in his body. Declare po natin na tayo po ay supernatural. We are strong and we are victorious. We have divine health. Okay? Amen po. Okay, next. Okay na. Okay po. So, tandaan po natin ang kadakilaan ng Panginoong Jesus. Hindi naman po natin dapat isumpa yung sarili natin sa pamamagitan ng mga negative confession. Whenever fear or doubt strikes us, counter po natin ng salita ng Diyos. Kaya po sabi niya, let this book not depart from you. Meditate on it day and night. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos dahil dinala niya ako at ang pamilya ko under this family. Napakapalad po natin dahil ang sinishare po natin, 100% Word of God. Amen. Nakakaawa po yung iba na pinipili kung ano ang gusto nila na ituro at ishare according to their preference and convenience. Sa atin po, hindi. Dito po natin madadama ang tunay na pag-ibig ng Diyos. Ang dami po natin testimony sa buhay natin. Huwag po natin sayangin yung ginawa ng Panginoong Jesus. Magamit tayo. Ang dami pa po. Sabi nga, the field is very ripe. Inaantay lang niya yung manggagawa niya na para i-harvest. Dalin po natin. Tanggapin nila o hindi ang salita ng Diyos, dalin natin sila. And let us commune with God. Let us always remember what Christ Jesus has done for our lives. Maraming salamat po. Praise God.